Ang survey namin nagpapakita na maraming teacher na may mga smart cellphones na sila. Kasi nagpa-survey kami sa aming mga teachers kung ilan sa kanila not only may cellphone pero smart cellphones para yung lessons pwedeng may transmit sa ating mga teachers. Trending ngayon sa social media ang DepEd matapos ang naging pahayag nito sa Senate hearing noong May 21 na tumalakay sa COVID-19 response ng gobyerno ukol sa pagkain, enerhiya at edukasyon. Ayon sa viral post mula sa tweet ng CNN Philippines, lumabas umano sa DepEd survey na maraming parents at teachers ang may access sa internet. Ito ay kaugnay sa katanungan ni Senator Manny Pacquiao hinggil sa estado ng Learning Continuity Plan ng Kagawaran. Matatanda ang isa sa mga isinusulong na learning option dito ay ang distance learning o ang paraan ng pag-aaral gamit ang learning modules at internet. Ang situation sa teacher readiness survey natin, nagpapakita na Mr. Senator, 788,000 ka-teacher ang atong gi-survey, 687,911 nagsasabi na may laptop sila at may desktop sila. Ang not only desktop at laptop, of course, they also have cell phones. Hindi naman nakalusot sa mga netizens ang naging pahayag na ito na kasalukuyang may mahigit 10,000 tweets sa Twitter at 39,000 shares sa Facebook, lalo na't batid nila na marami ring mga mag-aaral na hanggang ngayon ay wala pang internet access. Hello, DepEd. Malamang online survey ang ginamit nyo. Sinong makasasagot ng online survey kung walang internet o data connection? Natural, paano lalabas sa survey yung walang internet access? Was there an effort to ask those who have no internet connection too? There are also students. Marami doesn't mean lahat, and education should not cater the marami, rather lahat. Tanong pa ng ilan kung nagsagawa rin ba ng manual survey ang DepEd ukol dito. Sa kanilang online press briefing noong May 11, nilinaw ni Undersecretary Annalyn Sevilla na ang paggamit ng online class ay nakadepende sa kapasidad ng eskwelahan at ng mga mag-aaral nito. So, pipiliin po nila, unang-una, depende sa public health situation. At pangalawa, sa capacity nila. Capacity also means, do they have the Wi-Fi connection available? Are the facilities and gadget and equipment available? Are teachers already trained, oriented? So, kung ang sagot ay hindi, wag po tayo dun sa online learning. Nag-aaralan din ngayon ng Kagawaran ang paggamit ng radio at telebisyon bilang alternatibong paraan sa pagtuturo upang sa gayon ay magkaroon pa rin ng access sa kalidad na edukasyon ang mga estudyante, lalo na sa mga malalayong lugar. So usually, ang tinitingnan namin ay ang television. Kasi popular ang television, pero may mga lugar pa rin na hindi naaabot ng TV. Kaya pumupunta kami sa possibility na radio ang gagamitin. Pinapabatid pa ni Undersecretary Sevilla na ginagawa nila ang lahat upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon nang hindi isinaalang-alang ang kalusugan ninuman. Tama po si Secretary, kulang po yung 100%, gobyerno po yon. Yung pampuno, 150% at 200% will come from the parents at saka sa community. Ang pag-implement ay hindi lamang po nakasalalay sa DepEd, nakasalalay po sa mga magulang at saka sa mga kasama natin. Naglabas din ng official statement ang Kagawaran matapos ang nasabing Senate hearing. The Department of Education will ensure the health and safety of our learners, teachers, as well as our parents and communities while we adjust our initiatives and formulate solutions so that basic education will still be within the reach of our people amidst COVID-19. Bukod sa mga magulang, ilang mambabatas at mga teachers group ang nananawagan sa DepEd na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa taong ito.
Nakatakdang magbalik eskwela ang mga mag-aaral sa darating na Agosto.